Sinabi na namin kanina na espesyal ang pagsalubong natin ng bagong taon dahil sasamahan tayo ng isa sa aking mga iniidolo. Ipapakilala niya sa atin ang iba't ibang fashion trends sa susunod na taon. Please welcome Mama Rene Salud! Hello! Hi! Hi! Ay, where's Diane? Ay, Diane! Nandyan po si Diane. Mamaya lalabas siya. Kamakailan ay inilabas na ang The Pantone Color of the Year 2022. Ang Pantone 173938. Very peri. At sabi ng iba, medyo mahirap bagayan ng color outfits. Pag ito ang kulay, agree ba kayo doon, Mama Rene? Alam mo, ang peri, ang feeling ko noon para periwinkle. Remember yung periwinkle nung yes, araw, yung nagla-lilac na nagbo-bluish. Ngayon parang on the family, shades din ito ng blue. Well, of course, ang blue naman kasi is pagka shades of blue, medyo madali sa balat, lalo tayong mga Filipino. Pero alam mo, yung mga trends, yung mga color trends na yan, kuminsan ano rin, hindi nasusunod. At saka bawat isang country, may sarili-sarili silang trending dyan, na color trending. At saka dito sa atin sa Pilipinas, depende pa rin kung ano mapupursuhan ng ating mga kababaihan at kabaklaan at mga kung ano-ano na, at kung sino-sino na kung anong lalabas na colors. Pero kung pag-uusapan natin colors at ibe-base natin doon sa nakikita natin mga fashion weeks all over the world, alam mo, ang bright colors ngayon, mga combination ng fuchsia and orange, mga tipong ganong color. At saka syempre, ang hinding-hindi mawawala at huwag nyong iwawala ito. This is just my personal, as a fashion designer, advice is white. White should is a must, just like black, in your wardrobe. So, yun. Alright, Mama Rene, sa mga vlogs sa YouTube, categorizes top wearable fashion trends sa 2022, ang gaga for gingham or return of gingham, cardigans, yan, sinabi nyo, all white monochrome, yes, pleated skirt. Uh-oh. Ano po ba ang tips nyo dyan? Well, ang gingham, alam mo, ang sinasabi nilang gingham, yun bang mapapagkamala yung mantel eh. Yung mga checkered na maliliit ito. And well, gingham is nakakabagit, nakakabata. Tapos siyempre, ang electric pleated is very, very in. Whether it's for formal or whether it's for casual. Pero alam mo, ang masasabi ko lamang for the next year's fashion, as a fashion designer, balik tayo sa mga sexy looking outfits. When you say, sinabi natin sexy, may mga mini skirt, micro mini, labasa na ngayon ng mga legs. At syempre, see-through, ha? Take note of that. Lalabas yan. At ang bare midriff. Kaya ikaw magkalaigan na lang dyan. Kailangan na mag-exercise ng chan. Oo, yun. Labasa na yan ngayon ng mga midriff. Oh. Kasi pa-sexyhan ngayon eh. Kasi parang deprived nung last time eh. Kasi nung last time, puro pajama outfit tayo, di ba? Mga lounging lamang na pambahay para to get away from the boredom of that, yung mga pang-lounge lang, no? Ngayon, balik na tayo sa kasexyhan. Hey, nako! Ayan, nako. Good morning and happy Christmas, Mama Rene. Diane! I miss you, Diane! Working from home. Hi! Merry Christmas! I like you. Ay, ilalabas ko na pala Diane, yung sandali. When you wore my terno, I love you so much for that. Oh, thank you very much. Siyempre, thanks to you, Mama Rene, talagang inilabas mo ang aming ganda sa iyong mga creations, Diane. Lalo na kay Anjo, ito naman tanong ko rin, siyempre. Thank you. Ito naman, may tanong rin ako sa iyo, Mama Rene, kasi sabi naman sa ibang mga vlogs online, more of experiment on color mixes. Interesting color combinations daw ang magiging fashion trend sa 2022. Ano po masasabi mo rin dito, Mama Rene? I agree with that. Sinabi ko na nga kanina, alam mo, the brighter the colors will happen next year. Lalo, ako, I'm doing a fashion show in March. Ngayon, nagpiprepared ako ng collection ko. And I'm enjoying putting those bold colors together. Like, yun nga, sabi ko kanina, yung orange and fuchsia, yung chartreuse, and fuchsia, and royal blue, and red. Mga those colors, pag pinag-combine mo yon, yun ang magiging fashion trends. Because
that has been dictated upon by our, you know, mm-hmm. mga fashion natin, tanggapin na natin. This is dictated by the fashion gurus of the world. Lalo na kay Valentino Fashion. Ah, ang mga colors na walang katapusan, ang mga bright colors, mga neon colors. So next year, okay. It will be very colorful year. Kasi I'm very optimistic kasi na next year will be a very positive year. So we have to come up with positive colors. Right. Okay. Mama Rene, kung meron naman tayong mga fashion trend and fashion picks, ano naman yung mga masasabi natin na what not to wear in 2022? Kasi sabi ng ibang fashion designers, hindi raw in. Yung mga makikislap na damit, fringe, cut-offs, pero alam mo, crop-ups at low-rise jeans, ano pa masasabi niyo dito, Mama Rene? Well, shiny clothes will be in forever, whether we like it or not, whether it's sabihin lang hindi trend. Kasi, ano eh, there are so many people na talaga they want to shine, they want glitters all over their bodies. But of course, it has to be done with a sense of propriety. Hindi naman porket uso at porket you like it, eh, hindi mo gagamitan ito ng sa wastong appropriate time. So, those are the things to be considered. Pero, alam mo, sabi ko nga, next year fashion natin will be very, very sexy. A lot of miniskirt, a lot of see-through. But of course, hindi mo pwedeng gamitin yun habang ikaw ay nandito sa istasyon na nakasitro ka. Ang MTRCB, ikaw red. So those are the trends. Alam mo, pag sinabi nating trends, namimili din naman yan ng okasyon. Namimili din yan ng kung saan pagagamitan. Pero may mga tao talaga na they really are very fashionista. So, okay, pagbigyan na natin sila for as long as they have the body for it and they have the financial capability for that. Kasi marami mga tao dyan na para lang makasunod sa fashion, gagastos ng todo-todo pero hindi naman bagay sa kala. So ang tawag doon ay fashion victims. Kaya don't be a fashion victim. Yeah. Well, thank you very much, Mama Rene Salud, sa pagsama po sa amin. And again, happy holidays and happy new year po sa inyo. Last message na lang po sa ating mga manonood po ngayong umaga. Once again, I'm so thankful for having me here. And kasi na kayo na talaga ang mahal na mahal ko among the stations. Wow. Kayo na talaga. And sa mga people out there, alam naman natin na ito na, nagbabago ng takbo ng ating panahon, ang ating mga attitude na ngayon sa buhay, nag-iiba-iba na nga, iba na ang ating direction. So, pati fashion, i-redirect na din natin sa more livelier, more may sabi ko, fashionable na 2022. And with that, pare-pareho tayo magiging masaya, maligaya, at kaibig-ibig. So, go ahead. Have fun with fashion next year. I love you all.